Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Selos. Sabi daw ni Holy Spirit, i-share ko itong mensahe para malaman nila anong ang katotohanan tungkol sa selos. Okay. So ito po yung mensahe. Selos. Masama ang magselos sa mga taong nagtrabaho ng mabuti at na nararapat silang tumanggap ng premyo. Masama din magselos sa mga taong gumagawa ng masama at nakatanggap ng premyo dito sa mundo dahil sa kanilang masamang gawain. Nakikita ni Jesus Christ ang lahat at babayaran ang lahat ng tao kung ano ang nararapat sa kanya. Maski anong angulo, tignan ang magselos, ito ay isang kasalanan. Ang ugat dahilan ng selos ay puot sa sarili. Ang tao ay hindi kontento kung ano ang pinigay sa kanila ni Jesus Christ sa buhay nila. So yung solution para hindi tayo magselos ay dapat maging kontento at magpasalamat kung ano ang binigay ni Father God sa atin. Maski mukhang mumurahin sa tingin ng ibang tao, dapat makontento tayo dahil alam natin na mahal tayo ni Father God at binibigay sa ating ang pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. So, yun po ang end ng video ito. Sana natuto kayong bago. Actually, it's not bago. Everybody knows this. Alam nila. It's just that habit nang eh. You know, parang hindi tayo naisip ng tama ba to? Yung parang agad na selos nang eh. Instead of saying, teka muna, bakit ba ako naselos? Tama ba yun? Gusto ba ni Jesus Christ magselos ako? Diba? So, kailangan natin, every time meron tayong feeling ng negative feeling, itanong natin sa sarili natin, tama ba to? Gusto ba ni Jesus Christ gawin ko tong, as I say, selos or galit or anything like that? Or chismis? Tama bang mag-chismis? If hindi, then bakit gawin mo pa rin? Why are you still doing it? Then, if you're still doing it, yung sinong problema ay ikaw, diba? Hindi yung ibang tao, ikaw. So, anong kailangan mo gawin ay magkumbaba muna at aminin mo ang kasalanan mo kay Jesus Christ. At when naamin mo na, humingi kang patawad. At humingi kang patawad, after that, huwag mo ulitin ulit. Kasi, kung ulit mo ulit, tapos hindi kang, like, you ask forgiveness, and then you do it again, and then you ask forgiveness, you know, ano yun? Liar. Liar ka. At, sabi ni Jesus Christ, diba? Those who lie, I don't know them. And kung hindi ka kilala ni Jesus Christ, hindi ka karapat dapat pumasok sa langit. So, kailangan mag-change ang buhay natin. Araw-araw po yan. I-practice natin. And be aware of anong nasalita natin, ano yung feelings natin, ano yung isip natin. Para hindi tayong parating nakasala kasi ganun eh, by our feelings nang ay gusto kong maggalit na
Meron kang choice. Now, kung napili mo ang masama, ikaw yung merong problema. Hindi yung tao who make you tukso to be mad. It's you, kasi you made the choice to get angry. You made the choice to be jealous. Hindi naman yung ibang tao. So, sana you guys understood it. Kung meron kayong tanong tungkol sa video ito, ay tanongin nyo kay Jesus Christ una. Okay? Kasi siya ang importante. Tagalingkod lang po ako. Okay? In Jesus Christ. So, this is the end of the message. May Father God, Holy Spirit, at Lord Jesus Christ bigyan ka ng love, peace, wisdom, at understanding ni Jesus Christ sa isip mo at puso mo araw-araw sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.